TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ay! Anak nang! Walang hiya ka talaga, Clarissa! Sinunog mo yung damit na isusuot ko! Ang tanga mo talaga, gaga! Sorry, Victor, hindi ko sinasadya. Tanga ka talaga! Hindi ka marunong mag-ingat! Tama ka! Gaga mo! Tama na! Ang aga-aga, sinira mo ang araw ko, peste! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po mula po sa Love Radio, Manilang DJ na may kay Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Dita niya, Jimmy. Na magbigay sa lasyon. Pwede rin kasi yung show. Isa ko pang imutan. Isa ko pang iyo. Kapag-alaw na na. Tuntanan! Tuntan! Drama na! Yay! Ang pagkat ang katawan ko, pakimasage nga ako. Sure! Mamaya, pagkatapos ang TLC niya. Hindi, pwede ako pumunta dyan ngayon. Teka. Joke lang. Alam mo, sincere gusto ako. Gusto ko hard. Hard? Oo. Ako rin kapag nagpapasaya ako, hard. Gusto ko. Kasi ganun katitigas na yung ano kalamnan ko eh. Matanda na eh. Yun talaga yun. Makunat na eh. Kapag pinakuluan, hindi tagal, magugustuhan ng mga tao. 3 hours bago lumambot eh. Kailangan na sa pressure cooker. Yan! Ganun. Kailangan ko niya. Anyway, eto na nga yung sinasabi ni Papa Jack na kanina pa pinag-uusapan ng bayan. Aba? At marami nang nai-involve, Mama Tanya. Oo. Abi sabi naman ni Papa Jack, kung maling tao ang kasama mo, paano makikilala yung tamang tao para sa'yo? Ay, paano nga ba? Ay, maraming sumagot niyan. Maraming nai-involve sa mga oras na ito. Again, 4 ways na po kung paano makireact. Number 1, mag-comment ka lamang po sa Love Radio Manila fanpage. Doon po sa ibaba ng picture. O kaya naman sa Yes FM Manila. Sa baba ng quote, hindi sa taas. Wala naman taas yun eh. Oo nga, sa baba nga. Pwede ka rin pong mag-voice message diyan sa Facebook fanpage mo ng Love Radio Manila at Yes FM Manila. Yes! Kinakailangan! Diba makikita mo, pag kinilik mo yung message, lalabas yung chat box na ganyan. Turut la bells! Ngayon yung record doon, nakalagay record, iho-hold mo na matagal yun. Pero, wag naman ganito mag-record ganyan. Hindi yan maiintindihan pag ganyan. Ibig sabihin, wag ka masyadong close sa cellphone. Wag mo siya halikan. Kasi bagay po yan, hindi yan po masarap halikan. Yeah. Mga isang dangkal, diba? Malayo nga yun eh. Mga kalahating dangkal. Pwede mga ganon. Ganyan lang, ganyan. Diba? Pangatlo, maghanap ka ng tahimik na lugar. Yeah. Huwag naman yung ma-echo na sobra. Mm-hmm. Yung tipong parang nasa concert ko, huwag naman sa ganun. Sa kwarto lang. Pero kung may nagka-construction, di bukas ka na mag-voice message. Alam mo na. Pang-apat, pinaka-importante, bawal bumate. Ang bumate, magkakakuliti. Chichinilasin! Grabe naman. At pang-5, dapat maximum ng 30 seconds! At syempre, pwede ka rin mag-tweet. Tweet mo lamang, hashtag mo, TLCTDS Interactive. O kaya naman kung wala kang pang-unli FB, alam mo na gagawin mo, mag-text ka na lang. TLC space ang iyong komento. Pangalan, kung saan ka nakatira, send sa 2600! Umpisa na natin para tayo ay makarami. Mauna ka na sa Facebook. O sabi dito, ni Liza Verbo na merong 2 likes. Aba? Ang nag-like. Anong pangalan nung nag-like? Isang Chinese channel niya na hindi ko maintindihan. Si Magdalene Dolot at si Jenny Estefa. So sabi nga dito ni Liza Verbo, bakit nga kaya ni-like? 3 pala yun, no? Ano ba sabi? Parinig nga kung ilalike ko rin niya. Matuto na lang sa pagkakamali, bumangon at magsikap. Antay-antay lang, darating din ang tamang tao para sa atin. Kaso, nakakainip, nasan ka na ba? Kahit tagal, Bayan si ate, diba? Ganun pala, kaya pala may nag-like. Sabagay, may nakarelate sa sinabi niya. Yun, single yun, sigurado. Oo, malamang sa malamang. Naghihintay diba? Din niya, ibig sabihin na. Nasaan ka na ba? Kung parating ka na, isama niyo rin sila, yung dalawa. Oo, yung 3 nag-like sa'yo. Yun. Pas kapag nadagdagan pa, isama mo na rin. Sabit niyo na rin. Corrected by. Kumbaga kung nag-pray, sabi, Lord, kami rin, amen. Parang ganun. Diba? Ganun yun. Damay-damay na to. Sabi ni Lay Kabigayan sa Facebook fanpage po ng Yes FM Manila, wala
naman taong tama. Wala ring taong mali. Kung mahal mo, intindihin at tanggapin mo yung flaws niya, yung mga mali niya. Hindi naman who required na maging perfecto eh. Yun lamang po. Thank you. Sabi ni Leica Bigaya. Thank you so much, candidate number 3. Yeah. O, sabi naman dito sa Twitter, Mama Tanya, sa Twitter. Sabi dyan. Sabi ni @marvs_018, simple lang, just wait. Yan ang napapala ng mga taong nagmamadali, laging nagkakamali. Simple lang naman ang instruction ni God, just wait. Yun? Oo nga. Just wait. Kanina ko pa narinig, just wait na just yan eh. Just wait. Just do it. Do it yourself, DIY. Wow. Nakne. DIY. Kala ko D yun eh. Hindi, DIY, do it yourself. Sa Twitter din sabi ni Emil Potpot. At Emil Potpot. Masipag mag-tweet yan ha? Oo, syempre. Pag alam mong hindi siya ang para sa'yo, abi, iwan mo na. Ay, grabe. Maling tao nga, nagawa mong mahalin yung tama pa kaya. Ay, grabe. Naman. Tama naman yung point niyan. Oh, hugot naman tayo sa text lang, Mama Tanya. Ayan, sabi ni Chris ng Cavite, mahirap aba, din. Aba, si Chris? Oo, katukayo ko to, baka maganda rin to. Lalaki yan eh. Chris? Ba't naman ako Christine? Mahirap din kasi yung feeling na akala mo siya na talaga. Hugot! Pero hindi pala, masakit at nakakahinayang pag nagmahal ka ng taong hindi ka naman mahal. Kuya Edu. Ay nako, Mama Christine, paano nga yung hugot mo? Ano ibig sabihin mo nun? Hugot in Tagalog, sinong kambing? 1, 2, 3. Kontrabidang, kontrabida. Pwede ka na sa Enteng Kabisote. Thank you. O, Enteng Kabisote, ano? Enteng Kabisote, part 72. 72.5. Oo. Abay, sabi sa text line. At Titania, makikilala mo ang mahal mo kung nagsasama na kayo. Kasi ganyan ho yung mahal ko na nakasama ko ngayon eh. Mali, pero wala na magawa kasi mahal ko siya. Kaya tinatama ko kung anong mali niya. Tinitis ko. Iba-iba talaga na opinion eh. Nakakato eh. Palakpaka. At ganito lang yan, Mama Tanya. Iba-iba kasi tayo mga nilalang. So, iba-iba tayo ng pag-cope sa mga bagay-bagay. So, for sure. Iba ang bilang ng sales niya. Iba ang bilang ng sales. Truth label. So, diba? So, for sure, mamaya, samot-sari din yung komento na maririnig natin. Ito na nga, humugot na ako dito sa voice message. Sa voice message sa Love Radio Manila. Aba. Sabi ni Almari Domingo. Ito ang kanyang masasabi. Yan. Inay. Sabi nga po nila, darating yung tao na para sa'yo. Kaya kung nakasama mo man ngayon ay maling tao, makita mo na lang sa kanya na kahit ganun, minahal mo pa rin siya. Ayun! Mabuhay! Nakaka-touch naman, na-touch diba? Napaka-sincere ni Ate Almari Domingo on how she delivered yung kanyang mensahe. Diba? Taga Sunshine Bakery si ate. Ang cover photo, naka-shades. Ito naman si Ate Mari Chris Agon Combo. Abay, nag-message din, nag-voice messages. Marami yun, kaya voice messages. Ang dami, ha? Eto, pakinggan natin yung sabi niya. Siguro, kailangan mo na i-let go yung maling tao para makita mo naman yung tamang tao para sa'yo. Yun lang, salamat, Tanying. Eh, parang sinabi niya lang yung sinabi ni Papa Jack. Hindi. Yung kasi sinabi ni Papa Jack, patanong. Di sinagot niya. Siguro, kailangan mo. Nirephrase lang niya into a sentence. Niya ng siguro para mag-isagot. Ito naman, makapanghusga ka naman. O, hindi. Ano pangalan ni ate? Mari Chris Agon. Taga ano to? Taga Hong Kong with love. Ay! Mahal ko yung si Ate Mari Chris. Nako! Mukhang size 7. Malakas yung pakiramdam ko sa kanya. Grabe. Mukhang pasalubong agad. Hindi ba pwedeng friendship lang yung habol ko sa kanya? Ginaya mo naman ako sa'yo. Hindi lang mo ako. Nako, talaga naman punong hitik. hitik pa ang pag-involve ng ating mga kapwa at kabisyo dito sa TLC The Drama Special Interactive. At eto na nga po yung mga dramatista natin na na-involve sa kwento natin for today. Of course, pagbibidani. The Monarch, Chico Loco. Clarissa ang bida dyan. Si Clarissa ba? Kasi mali yung position. Sorry. Si Clarissa po ang bida dyan. Si Missy Hista po ng Yes FM Manila. At ang kanyang katambalan, si Victor Chico Loco ng Yes FM Manila. Salud, Like a Barista, Love Radio Manila. Dario Totoy Bato, Yes FM Manila. Lina Rakitera, Love Radio Manila. At si Roland Christopher, Love Radio Manila. At come on, let's do this. Yes, excited na. Huwag mo kalimutan mag-involve ba? Mag-comment ka lang na mag-comment. Involve lang kayo kasi
favorite naming mag-involve. Correct. Kapag na-involve ka, edi masaya. Ay, Diyos ko po. Edi may involve na rin kami. Inay ko po. So, ito na ang kwento ni Clarissa dito po sa TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Pum! TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan! Bakit nga? Ano bang kasalanan ko, Victor? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Di ba nagpaalam ako sa'yo? Sabi ko pupunta ako sa bahay ni Tia Salud dahil nagpapasama siya sa'kin papuntang Bulacan. Alam ko yun! Pero ba't ngayon ka lang? Alas 8 pa lang ng gabi, Victor. Yun na nga! Alas 8 na ng gabi, nauna pa akong umuwi sa'yo galing sa trabaho. Victor, malayo ang Bulacan dito sa Las Piñas. Ilang oras ang biyahe namin? Ang sabi mo, babalik agad kayo. Kaya kita pinayagan. Dahil sabi mo, makakauwi ka rito bago mag-alas 6 ng gabi. Hindi kasi agad kami nakaalis. Saka nagkaroon ng banggaan sa expressway, kaya nag-traffic. Ang dami mong dahilan. Ang sabihin mo, kaya ka ginabi dahil may pinuntahan ka pang iba. Ano? Ang sama ng isip mo! Bakit? Imposible ba yon? Hindi lang lalaki ang naglolo ko, pati rin babae. Pero hindi ako kasama sa mga babaeng sinasabi mo dahil matino ako. Talaga lang ah. Masyado lang marumi ang utak mo. Baka nga ikaw itong may ginagawang kalokohan. Ako lang ang pinagbibintangan mo. Magloko man ako, walang mawawala sa akin dahil lalaki ako. Yan ang katwiran ng mga tanga. Wala raw mawawala sa kanya. Ibig sabihin, malaya siyang magloko, ganun ba? Chang, habang tumatagal, lumalala ang pagiging seloso niya. Kaya napapadalas din ang pananakit niya sa'yo. Ganun na nga po. Konting bagay lang sinasaktan niya ako. Huwag ka kasing pumayag. Pero ano pong magagawa ko? Kapag lumaban ako, baka hindi lang sampal at suntok ang mapalako. Kaya magtitiis ka na lang, ganun ba? Chang, nahihirapan na nga po ako. Pero alam niyo naman na malaki ang utang na loob ko kay Victor. Siya ang nagligtas sa akin ng malunod ako nung nasa probinsya pa kami. At siya din ang tumulong sa akin nang magkasakit ang mga magulang ko. Pero anong ginagawa niya ngayon? Siya naman ang gustong pumatay sa'yo dahil sa pananakit niya. Dati naman, hindi siya nananakit. Pero ngayon, napakadali sa kanya ang saktan ako. Madaling uminit ang ulo. Lalo na nang mabarkada siya. Kung ano-anong bisyo rin ang natututuhan niya. Baka gumagamit na rin ng droga. Magtitiis ka na lang ba sa kanya, Clarissa? Maawa ka naman sa sarili mo. Kung kailangan mong kumawala kay Victor, gawin mo. Saka hindi kayo kasal. Huwag mong gawing miserable ang buhay mo sa piling ng lalaking walang pagpapahalaga sa'yo. Pare, ayos itong lugar na pinagdalhan mo sa akin eh. Ang gaganda ng mga chika babes dito. Mamaya lang, tsak tutulo ang laway mo sa kanilang star dancer. Sinabi mo yan ha? Nag-all the way ba? Oo naman. Kaya nga madalas ako rito eh. Buti nga, hindi nire-rate tong lugar na to. Kaya samantalahin na natin habang nakakalusot pa ang bone show dito. Kapag nalaman ng ismi mo na madalas ka rito, Jack, gigirahin ka noon. Hindi kayang gawin yun ni Clarissa. Kahit nga umuwi ako ng umaga at lasing, tahimik lang yon. Malaki pala ang takot niya sa'yo. Ay, oo naman. Kaya nagagawa ko kahit anong gusto kong kalokohan. Eh, paano kung siya din ay gumawa at gantihan ka? Ah, ibang usapan na yon.
dito. Ano ka ba, Victor? Tumigil ka nga. Bakit pa? Ano bang problema mo? Gusto ko eh. Nagiinit ako. Bakit ba tumatanggi ka, Clarissa? Wala ako sa kondisyon. Saka pagod ako. Marami akong ginawa dito sa bahay. Nag-deliver din ako kanina ng item na order sa akin. Ano? Hahayaan mo akong ganito? Bitin na bitin. Uuwi ka ng nakainom tapos kung anong may isipan mong gawin. Tapos kung ano-ano pang gusto mong ipagawa sa akin kapag nagsisex tayo. Ang dami mong reklamo. Nag-i-enjoy ka rin naman. Saka bakit ba kailangan pilitin kita lagi? Sabi ko naman sa'yo. Ayoko dahil wala ako sa kondisyon. Yun nga ba ang dahilan mo? O may pinaglalaanan ka ng lakas mo, Clarissa? Ano ka ba, Victor? Ang sama ng iniisip mo. Ang dami mong dahilan. Kaya kung ayaw mong pag-isipan kita ng kung ano-ano, papayag ka sa gusto ko. At wala kang karapatang magreklamo. Dahil asawa mo ko. At dapat sinusunod mo ang gusto ko. Alam mo, Clarissa, nakakagigil yung kinakasama mo. Sarap niyang gilitan. Wala man lang karespe-respeto sa'yo. Lagi niyang sinasabi, kailangan ko siyang sundin dahil asawa ko siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung labag yun sa loob mo. Kahit pa asawa mo siya, wala siyang karapatang diktahan ka. Habang tumatagal, lalong lumalala ang hindi magandang ugali ni Victor. Pati sa pagsisipin, pinipilit ako kahit ayaw ko. Ano kaya kung lagyan mo ng dinurog na sili ang loob ng brief niya habang natutulog siya? Baka sakali mabawasan ang kahiligan niya. Di lalong nagalit sa akin yun. Pero bakit ba gusto mo pa rin kasama siya? Mahal ko siya. Eh siya, mahal ka pa ba? Ewan. Saka hindi naman siya dating ganun. Kaya nga okay ang pagsasama namin. Umaasa ka pang magbabago siya at babalik sa dati niyang ugali na nagustuhan mo sa kanya noon. Lahat naman pwedeng magbago, di ba? Ay, ang nakikita ko kasi, Clarissa, hindi ka na mahal ng kinakasama mo. Kasi kung mahal ka pa, hindi niya gagawing miserable ang buhay mo. Piste talaga, oh. Ano ka ba, Clarissa? Tanga ka ba, ha? Bakit, Victor? Di ba ang sabi ko, gusto ko ipag-init mo ako ng tubig dahil maliligo ako. Ayokong maligo ng malamig. O asa ng tubig? Pasensya na. Nakalimutan ko. Kasi nga, inaasikaso ko itong damit na isusuot mo. Pinaplansya ko. Kung bakit kasi marami ka namang damit na plansyado na, yun pang hindi pa napaplansya ang gusto mong isuot. Bakit ba mas marurong ka pa sa akin? Iyon yung gusto kong isuot eh. Bilisan mo na at ipagpakulo mo na ako ng tubig. Oo, tatapusin ko lang yung pinaplansya ko. Manong amo yun? Parang may nasusunog. Diyos ko! Ay! Anak nang! Walang yaka talaga, Clarissa! Sinunog mo yung damit na isusuot ko! Ang tanga mo talaga! Gaga! Sorry! Sorry, Victor! Hindi ko sinasadya! Tanga ka talaga! Hindi ka marunong mag-ingat! Aray! Tama na! Ang aga-aga, sinira mo ang araw ko! Beste ka! Akala ko, si Victor na ang tamang lalaki para sa akin. Kaya pumahig akong makisama sa kanya kahit walang kasal. Pero mali pala ako. Sa simula lang okay ang aming pagsasama. Sa umpisa lang siya mabait. Pero nagbago siya. Hindi na niya tinupad ang mga pinangako niya sa akin na masayang buhay sa piling niya. Kundi pagtitiis at pagdurusa ang nararanasan ko ngayon sa kanya. Hindi ito ang pangarap kong buhay. Hindi ito.
Ano bang gagawin natin dito sa computer shop? Sayang ang oras ko dito. Saka ayokong mag-games. Ano bang games ang sinasabi mo, Clarissa? Alam ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Kaya kailangan mo mag-relax para mabawasan ang stress at mga sama ng loob mo. Kung sa bagay, parang sasabog na ako. Parang mababaliw na ako, Lina. Kaya nga, tama lang na bigyan mo rin ng time ang sarili mo para malibang ka. O ito ah, tuturuan kitang mag-Facebook. Twitter. Yan, pwede ka mag-tweet dyan. At kung ano pa gamit ang internet para magkaroon ka ng bagong kaibigan. Hindi yung halos kinulong mo na yung sarili mo sa isang taong hindi naman deserving dyan sa pagmamahal mo. Gusto mong pagtaksilan ko si Victor? Wala naman akong sinasabing ganun. Saka, Clarissa, sa palagay mo ba, tapat sa'yo ang lalaking yun? Ay, Chuck, may ginagawa yung kalukuhan na hindi mo alam. Kaya ayan. Hawakan mo na yung mouse ng computer at magsisimula na tong tutorial natin. O, gagawa tayo ng Facebook account mo, ah. Gusto ko magkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Heto na ang pagkain mo, Victor. Yan! Ganyan dapat. Pagdating ko galing sa trabaho, hindi ko na dapat sabihin na ipaghain mo ko. Dapat automatic na yun. Para hayahay ang buhay. Hayaan mo. Tatandaan ko yan. Oh. Maupo ka na at sabayan mo akong kumain. Oo. Sa nga pala, bukas baka hindi ako makauwi. Bakit? May pupuntahan lang kami ng mga kaibigan ko. Saan? Dami mong tanong. Basta may pupuntahan kami. Oh, sabi ko naman sa'yo eh, magugustuhan mo eh. Oh, mababawasan ang konsumisyon mo. May mga bago ka na bang kaibigan? Oo, may ilan na OFW. Pero parang nakakakonsensya. Ay, Clarissa, alisin mo nga sa isip mo yan. Kasi nga, hindi naman tapat sa'yo yung kinakasama mo. Bukod dun, puro sama ng loob pang binibigay niya sa'yo. E-enjoy mo lang yung pakikipag-chat, okay? Pasensya ka na, Roland, kung di agad ako nakapag-online. Okay lang, Clarissa. Kumusta ka na? Eto, masaya. Bakit? Pwede ko bang malaman kung ano yung nagpapasaya sa'yo? Huwag na. Kumusta ka rin sa Taiwan? Okay na kung okay. Lalo na ngayon. Magkausap na naman tayo. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Bolero ka. Hindi bola yun. Totoo yun. Dahil ikaw ngayon ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kaya lang, nalulungkot ako kapag naikikwento mo sa akin ang ginagawa sa'yo ng kinakasama mo. Ito na yata ang kapalaran ko, Victor. Pero maaari mong baguhin ang kapalaran mo, Clarissa, kung gugustuhin mo. At handa kitang tulungan. Salamat na lang, Roland. Seryoso ko, Clarissa. Maling manatili ka sa relasyong nasasaktan ka lang. At hindi ka masaya. Pag-iisipan ko. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life.
Ayo, kaya naman pala iba na yung ngiti mo ngayon, ha? Dahil may nagpapasaya na sa'yo. Siya ba yung FB friend mo na madalas mong nakaka-chat? Oo, Lina. Nagtatrabaho siya sa Taiwan. Rola ng pangalan niya. Wow, single ba siya o double? Single. Hiwalay sa asawa, pero walang anak. Ang kwento niya sa akin, niloko siya ng asawa niya at sumama sa kabit. Ay, sad naman. Pero okay lang siya. 1 year na rin daw ang nakalipas. Ilang taon na rin siya nasa abroad. At ang sabi niya, baka magbakasyon siya sa susunod na buwan. Wow, ang dami niyo naman napag-usapan. Edi, naikwento mo rin sa kanya yung pagkakaroon mo ng kinakasamang sakit ng ulo. Oo, Lina. At tama ka. Malaking bagay yung may napagsasabihan ako ng mga problema bukod sa'yo. Naaawa nga sa akin si Roland. Sabi niya, hindi alam ng asawa ko ang salitang respeto. Dahil siya raw, kahit pinagtaksilan siya ng asawa niya, hindi niya ito nagawang saktan. Kundi, mas pinili niya makipaghiwalay na lang kesa kung ano pang magawa niya rito. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan magtiis kay Victor. Oh yeah, pero nafe-feel ko ha, mabait yang si Roland. Kaya hindi kita pipigilan kung gusto mong mas makilala pa siya. Pare, nakita kong may kasama kang chika babes nung nakarang araw. Ano mo siya? Ano pa ba? Eh di jowa ako. Angas mo, tol. Iba ka talaga. Eh, alam ba ni Mrs. yan? Siyempre hindi. Ba't ko naman sasabihin sa kanya? Iba ka talaga. Walang magagawa si Clarissa kahit mambabae ako. Ang mahalaga, inuuwian ko siya. Eh, baka iwan ka niya pare. Hindi niya kayang gawin yun. Dahil malaki ang takot sa akin ni Clarissa. At kung ipagpapalit niya ako, huwag niyang subukin. Dahil hindi niya magugustuhan ang kaya kong gawin sa kanya. Saan ka galing, Clarissa? Victor, kanina ka pa? Oo. Nag-undertime ako dahil masama pakiramdam ko. Pero hindi kita dinatnan dito sa bahay. Nagpunta lang ako sa computer shop. Tama nga pala yung nakarating sa akin. Na kapag nasa trabaho ako, wala kang inaatupag kundi ang magbabad sa computer shop. Bakit, Clarissa? May lalaki ka ba? At madalas kayo nagchat-chat, ha? Ha? Ano, ha? Ha? Ganda lalaki ka, ha? Niloloko mo ako? Hindi, Victor. Wala akong lalaki. At please, bitawan mo ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Dahil hindi ako tanga, Clarissa. Hindi ka nagpupunta ng madalas sa computer shop na yon para lang sa wala. Sigurado akong may kalandian kang lalaki. Hindi mo ako malulokong hayop ka. Dahil papatayin muna kita bago ka mapunta sa iba. Hayop na lalaking yun. Hindi na naawa sa'yo. Ang sama niya. Nagawa kang saktan. Ang dami mong pasa sa mukha, oh. Nakikita ko sa monitor. Nagalit kasi siya, Roland. Dahil nalaman niya ang pag-internet ko ng madalas. Na nakipag-chat ako. Ako pala ang dahilan. Sorry, Clarissa. Wala kang kasalanan, Roland. Mali rin kasi ang ginawa ko. Clarissa, sa susunod na linggo, uuwi ako para magbakasyon. Gusto kong magkita tayo. Huwag na, Roland. Madadamay ka lang sa gulo ng buhay ko. Clarissa, gusto ko talagang madamay sa gulo mo. At alisin ka riyan sa sitwasyon mo. Ayokong makita ka pang umiiyak at nasasaktan. Roland? Sa loob ng ilang buwan ng pag-chat natin, aaminin ko sa'yo, Clarissa. Mahal na kita. At gusto kong tulungan kang makawala sa relasyong nagpapahirap sa'yo. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart.
Hoy, Clarissa. Mukhang si Roland na ang lalaking hinihintay mo, ah. Wala akong hinihintay, Lina. May asawa na ako. Pwede ba? Tama na ang kasasabi mo na asawa mo si Victor. Hindi kayo kasal. Pero mahigit 3 taon na kaming nagsasama. Ay, kahit na ba. Pero hindi asawa ang trato niya sa'yo. Kundi katulong at parausan ng init niya. Yun ang tingin niya sa'yo. Kaya kung nakikipagmabutihan ka man kay Roland, tama lang yun. Kailangan mong humanap ng taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kailan nga pala yung uwi niya? Sa susunod na linggo. At gusto niyang magkita kami. Hello? Clarissa, si Roland to. Nakauwi na ako. Ha? Akala ko ba sa susunod na linggo pa? Nagkaroon ng pagbabago. Hindi ka ba happy na magkikita na tayo? Magkita tayo mamaya. Gusto mong magkita tayo mamaya? Oo. Kanino ka makikipagkita mamaya, Clarissa? Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Victor? Sabi ko sa'yo, sino yung kausap mo? Sino? Wala. Kaibigan ko. Hello, Clarissa. Anong nangyayari sa'yo? Walang yakang babae ka? Kung ano-ano palang ginagawa mo kapag nasa trabaho ako, niloloko mo kong hayop ka. At makikipagkita ka pa sa lalaki mo, ha? Sira ulo ka etong sa'yo. Tama na! Anong nangyayari dyan, Clarissa? Hello? Hello? Sino to? Roland, si Lina ito, kaibigan ni Clarissa. Nakuha ko ang cellphone number mo sa cellphone niya, kaya tinawagan kita. Nalaman ko rin mula sa kanya na nandito ka na sa Pilipinas. Oo, buti napatawag ka. Alam ko na may hindi magandang nangyari sa kanya. Dahil narinig ko na sumisigaw at umiiyak siya habang kausap ko siya kahapon sa cellphone. Yun na nga eh, dahil ginulubi siya ng kinakasama niya. Roland, nasa ospital ngayon si Clarissa. Tulungan mo naman ang kaibigan ko. Grabe ang tinamo niyang bugbog. Wala lang akong pwedeng ibang lapitan eh. Magkita tayo, Lina. Gusto kong malaman ang kalagayan ni Clarissa. Salamat sa pagbisita mo, Roland. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Baka madamay ka lang. Clarissa, hindi ako natatakot kahit madamay pa ako. Lalong hindi ako nasisindak sa kinakasama mo. Narito ako para tulungan ka. Pero walang ibang tutulong sa'yo. Sa nangyari sa'yo, halos ikamatay mo na ang gulping inabot mo. Kaya hindi ko mapapalagpas ito. Magsasampa tayo ng reklamo laban kay Victor. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ako ang bahala sa'yo. Sige. Kayo na ang bahala ni Lina, Roland. Sobra na kasi siya. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa akin. Kaya nga tama na ang pagtitiis. Hindi mo dapat dinaranas ang impyernong buhay. I'll never forget how you brought the sun to shine. Pinakulong ka pala ni Clarissa? Oo. Ang walang yang yun. Nagsampa ng reklamong serious physical injury dahil sa ginawa ko. Kasalanan mo rin kasi, Victor. Muntik nang mamatay si Clarissa dahil sa tindi ng gulping inabot niya. Tama lang yun sa kanya. Dahil niloloko niya ako. May lalaki pala ang walang yang yun.
Kulang pa nga yung ginawa ko eh. Pero, narito ka sa kulungan. Mukhang matatagalan ka rito. Dahil Chuck, tutulungan si Clarissa ng lalaking sinasabi mo. Ang balita ko, balikbayan. Tumawag ako sa employer ko sa abroad para humingi pa ng extension ng aking bakasyon kahit 2 linggo. Buti at pumayag naman. Roland, sobrang akong nakakaabala sa'yo. Huwag mong sabihin yan, Clarissa. Ang gusto ko, makasama ka pa. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Kung ano man ang ginagawa ko, gusto kong gawin yun dahil mahal kita. Ibig kong protektahan ka. Kaya mula ngayon, wala nang sino mang makakapanakit pa sa'yo. Aalisin na kita sa anino ng walang hiyang lalaking yun na nagparana sa'yo ng impyerno. Tuluyan ko na rin siyang kalilimutan. Wala na rin ang natitirang kakarampot na pagmamahal ko sa kanya. Tama lang. Dahil sasayangin mo lang ang pagmamahal mo sa taong tulad niya. Kaya nga, iuukol ko na lang sa'yo ang nararamdaman ko, Roland. Dahil alam kong hindi mo sasayangin yun. At alam ko rin na kaya mong ibalik ang pagmamahal na yun. Oo, Clarissa. At higit pa sa pagmamahal na kaya mong ibigay, ang ibabalik ko sa'yo. Pangako yan. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life. Took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ang sabi ni Papa Jack, kung maling tao ang kasama mo, paano mo makikilala yung tamang taong para sa iyo? I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. TLC, the drama special, interactive. Interactive. TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Malamang maraming beses niya nang narinig sa amin ni Mama Tanya yung litaniyang yan ang napapala ng mga babaeng namamadaling mag-asawa. Mga babaeng hindi man lang pinag-isipan ng maigi ang buhay na kanilang papasukin. Akala mo, mauubusan ng lalaki. Akala mo, mapag-iiwanan kaya ayun, nagpadali. Kabisyo kapwa, malalaman mo namang sincere talaga ang isang lalaki kung aayain kanyang magpakasal at hindi makukontento sa live-in lamang. Kung ilalatag niya sa iyo ang plano niya para sa inyo, hindi yung lumipas na nga ang mga taon, wala pa rin. Abangers ka pa rin, tapos ending, maiiwan kang nga dahil ang lalaking iyong inaasam, ikaw lang pala talaga ang nag-aasam. Opo,
may paniniwala si Christendera na kung mahal mo, ipaglaban mo. At baka sa pagmamahal mo na yan, eh mapabago mo yung masamang ugali na meron siya. Pero Shempard, kung ginawa mo na ang lahat, pero nakikita mong parang wala nang kapag-apag-asa na siya ay magbago. Na mamamatay ka na sa pambugbog na kanyang ginagawa. Gaya nga ng sabi ni Papa Jack, pakawalan mo na ang sarili mo sa kanya. Hindi lang naman para sumama sa lalaki mo o para makakilala ka ng tamang tao para sa'yo, kundi para maibalik mo ang dating ikaw, dating masigla, dating malaya na hindi inaalipin, hindi sinasaktan, bagkus ikaw ay pinapahalagahan. Ay nako, hindi po ba kapwa? Masarap at masaya din po sa pakiramdam natin kapag meron tayong kaibigan o kapatid malapit sa atin noho na nakakawala doon sa kalungkutan o kaya problema. Iyan ho eh dahil tayo ay magkakarugtong. Siyempre yung malapit po sa atin na nalulutas ang problema, eh nakakagaan din po ng pakiramdam natin, hindi ba? Parang yung bang Mama Christine problema mo din yung nalulutas eh kapag merong kaibigan kang nalutas ng problem. Kaya naman ho, kapag kayo kapo kabisyo ay merong kapatid, may pinsan, okay, merong kang close friend na merong pinagdadaanan pagdating katulad niyan sa relasyon, kung sa palagay mo eh talagang solusyon eh makipaghiwalay siya, sabihin mo na. Kasi nga, napakahaba ka mo ng buhay para siya eh magdusa ang bata-bata niya pa. Siya ka mo eh, makakakita pa ng lalaking matino. Napakarami pang matinong lalaki, maghintay lang ka mo at maghanap-hanap muna bago tuluyang tiisin ang pagdurusa sa kanyang kinakasama. Lalo kung Mama Christine, nananakit, pinaglihi yata sa Barbaro. Correct, sa Barbaro. O, eh, magbagong isip muna ka mo dahil hindi, dahil isa lang po at ang buhay at maiksi ito. May karapatan tayong lahat sumaya, especially siya, at makahanap ng taong magpapasaya sa kanya. Ganun lang naman ambigat, yun eh. Ambigat. Bakit mo kasi hahayaan na magstay sa lalaki na binubugbog ka, ginagawa yan, kang punching bag. Utang ka ng gulog. Tao ka, hindi ka punching bag. Na anytime na mapagtrip ang suntukin, isusuntukin na lang. Diba? Alam mo, hindi kailangan ni Victor ng asawa, kundi kailangan niya ay robot. Yaya. Robot. Kakaloka. Huwag ganun ha. Huwag ganyan kuya ha. Bebe ko, kapag ka ikaw ay nandyan sa sitwasyon na katulad ni Clarissa, yung sitwasyon na parang uuwi na lang siya ng bahay, bubugbugin ka pa, yung sitwasyon may magawa ka lang na maliit na bagay, imbis na tanggapin niya yung paglalambing mo, eh kakantiin ka pa, siguro mag-isip-isip ka na. Lalo na kung hindi naman kayo mag-asawa, yes, mas madali na ikaw ay makatakas sa kanya. Yes, napakaswerte po nung ano, na mga malaya pa, pwede pang makapili ng iba. Oh. Corrected by, nabanggit ikaw, na dito, di ba? Mapalad ka, kayang-kaya mo, wala kang perang involved para makipagawalan. Truth labi. Kawawa yung mga kinasal. Oo, yung mga kinasal na hanggang ngayon hindi makapagpaanal dahil nga walang pira. Yeah. Oy, kakaloka. At kung talagang kailangan mo ng tulong, halimbawa hindi magawa ng kaibigan mo, again, meron naman pong mga opisina, yung mga sa mga anti-violence yan against women, na pwede mong lapitan. Sila ang bahala sa kaso mo. Oh. Wala kang dapat ilabas. Tawagan nyo lang po ako, bigyan nyo ako 1,000, ako na bahala. Ikaw talaga? O, di ba yung nanay ko? Yun ang kanyang advocacy. Ano? Sa national, non-government organization. O, di ba? Oo, lumaki ako na mulat ako sa ano ba yung karapatan ng mga kababaihan. Ano yung pwedeng ipaglaban? Truth labels, yeah, yung mga pinipuwersa. Mabuhay si Christendera! Ay, wawa, nanay ko. Ay, nanay mo pala. Di ba, yung tipong pipilitin ka makipag-sex kahit hindi mo gusto, aba, oy, pwede mo ireklamo yan sa ano. Gusto ko yan. O, diba? Yes? At nako, ayaw ko sa'yo. Diba sa anti-violence against women. Ingat-ingat po, ah. Nako. Pag kayo mga lalaki, ah. Pag sila sa inyo, nako. Diyos ko. Truth labels. At mata nyo lang ang walang latay. Pilik mata mo lang ang walang latay. Eto na nga po, ah. TLC Drama Special Interactive Involved ka dito. Eto na nga po, malapos sa Facebook fanpage. Oh, alam niyo na. Oh. Ng Love Radio Manila, eto gumawa siya ng thread. Sabi ni Yoli Ho, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung wala namang pagpapahalaga at respeto sa iyong pagkatao, mabuti pa ang mag-isa kesa patuloy kang magtiis, kasama na puro pagtitiis at pagdurusa. Yeah. Ito may likes na 5 likes ito. Aba. At nag-comment si Margie Lindrito, very well said. At nag-comment si Janus Alip, sis, ang lalim ng hugot ah.
Friends na sila. Oh, may pag-sis na tawagan. Sis, we are sister. We are friends. There's magic that never ends. Ah, high school. Favorite ko yun eh. We are sister. Oh, sayang kung hindi nagtagal. Sabi ni Desiree Quirona sa Yes FM Manila fan, Facebook fanpage, hindi siya nakahakot ng likes eh. So sad. Uy! Pero siya ay merong ano, isa siyang ano, popular, 1,273 friends. Wow! Ang dami ng friends. Sabi niya, nakakainis naman yung Victor na yan. Ang sarap patayin. Heist! Makikilala mo lang talaga po ang tao pag nakasama mo na sa isang bubong. Ang iba talaga sa una lang humabait. Pag tumagal, lumalabas ang sungay. Correct! Correct! Kasi nga kaya nga ako mamata niya, gaya yung sinasabi natin, we don't believe in long courtship. Oo, minsan, juwa na agad para mas makilala mo. Pero yun nga lang, may mga juwa kasi na kahit juwa mo na, nagpapaka-plastic pa rin. Oh. Kapag nagtagal na kayo, doon lumalabas yung sungay. Yeah. Nakakalungkot, no? Bilisan nyo kasi magpakatotoo. Huwag kayo kasi kayong... Masyado pakita. Mabagal. Pa-charming-charming pa. Yung signal, 1 Mbps. O sabi naman dito sa Twitter ni Mark Kevin Torrio o at Torski, sabi daw nila, learn to love yourself before loving someone else. The greatest love of all. Tapa na ba yung tono nun? I remember long ago. Yeah, come on. Never do it. Wichi. In anyone's shadow. Come on. Yeah, come on. It's fast. Hoy, basag na yung eardrums nila. Sorry. Sabi... Ikaw mismo nasaktan aray eh, no? Sabi ni... Sa Twitter ni Jean Rachel Alvarez at Jean06 Alvarez. Inabasa ko yan. Baka ho pag nagkaanak yan sila, magbabago din yan. Ano sa palagay mo? Pwede naman kasi may mga lalaki naman nagbabago kapag ka nagkaanak na sila. Baka nga yun yung, baka may insecurity ito si Victor. Kaya sila nakaganyan. Kailangan mapunan eh, no? Truth labels. Baka yun yung kulang para ma-realize niya ko. Kaya lang hindi. Pero. Hindi pa rin dahilan yun. Mama Christine, pero. Baka madagdagan yung bubugbugi niya, pati yung anak mabugbugi. Ayun lang! Aantayin mo pa ba yun? Mahirap yun. Pero meron mamatayan niya, may mga case na ganyan, na kaya sila ganyan dahil yung asawa nila walang maibigay na anak. Diba? O kaya naman, hindi siya makapag-provide ng sperm kasi siya ay baog. Na parang yung galit niya, ikino-convert niya dun sa mga nakikita niya. For example, yung asawa niya. Kumbaga yung scapegoat. Oh, o diba? Huwag naman ganun. Takas kambing. O, last ko na yun. Yan tayo eh. Siguro kung ano, no, kung halimbawang ganyan nga yung eksena nyo na hindi kayo magkaanak, pwede naman eh, umampun kayo. Mag-ampun kayo. Maraming paraan kung gugustuhin. Mahirap, pero kailangan tanggapin. Pero iba yung tunay na anak eh. Truth labels. Truth labels. At eto na nga po yung mga comments sa Facebook inbox. Di ba text line muna? Oo nga, text line. Dami kasi natin pupunta. Sabi. Oh, go. Pag ganyan ho ang ugali ng asawa ko ho, kahit gaano ko pa siya mahal, iiwanan ko talaga. Oh, walang pangalan eh. Sabihin ko na lang yung number para text me. Wag na. Okay na siya. Masaya na siya doon. Oh, di ba? Kahit mahal mo daw, pag ganyan ugali binubugbog ka, iiwanan na yan. Oh. Sabi naman dito ni Joanna Carrao ng Montalban Rizal, buti naman ate, namulat ka na sa katotohanan. Huwag kang magpapaalipin sa asawa mo, hindi ka aso na uutos-utusan at sasaktan lang. Mas mabuti pang iwan mo siya at maghanap ng iba. Yo! Yan ka jowa na karaw eh. Aso ka eh. Taga Montalban Rizal yun eh. Ang kanyang number 091. Joke lang. O, ito na nga, mula naman po sa Facebook. Voice message na tayo. Mula po sa Love Radio Manila Facebook. Let's listen. Sabi dito ni Zenmatic. Si Zenmatic na ang ganda ng buhok sa profile picture. Pariband yan. Bumabice ganda. Nagreband yan. Hindi lalaki eh. Bakit di ba pwede magpariband yung lalaki? Ang pangit kayo sa lalaki na nakariband. Parang... May kakilala ko, huwag kang ganyan. Ay, sorry na. O, ito na nga sabi ni Zenmatic. Pakinggan po natin. Kung maling tao man ang minahal mo, eh, mahal mo talaga yon. Ang importante, tanggapin mo na lang siya. Dahil, minahal mo nga siya, diba, para itama ang mali niya. Thank you. Ooh! Babae yung boses. Si Lord pala ang peg mo, eh. Ikaw ang nagbabago. Hmm.
Ganun talaga. Si ate, ano ito yung mapagmahal eh. Gusto niya itatama niya. Lalaki po siya, lalaki. Boses, babae lang po. No? Oo. Ate ka ng ate dyan eh. Babae, lalaki po siya, lalaki po. Pero tinitingnan ko yung profile picture niya, mukhang sorry, confirm. Ano ba yan? Sorry. Yung buhok niya parang bumabais ganda eh. Baka naman ano? Alam na this. Friend. Si friend yan eh. Si friend yan. Si friend. Eh, sabi ni Kuya Tirso Alinton, ito lalaki. Talaga nakasalamin. Oh. By Bigotilio. Ay, Mr. Suave. Eh, taga Bunawan, Davao City. Etong sabi niya. Uy, mga taga Davao, hello. Hello po. Naririnig tayo dyan. Pwede kayo makisali sa usapan. Oh, tingnan niyo ang sabi ni Kuya Tirso. Pakinggan oh, tingnan niyo. Tingnan. Kung ako sa'yo, iwanan mo ng asawa mo. Wala nang pagmamahal sa'yo yan. Inawa ka na lang niyang katulong. Wala nang respeto sa'yo. Oh. Sana. Ano? Makakita ka ng lalaki na totoong nagmamahal sa'yo. Salamat. Napaka-epal mo! Hindi pa tapos mag-epal ka eh! Akala ko kasi wala nang kadagto. Humihinga pa, nag-iisip pa eh. Bakit ba? Sige, ano? 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 Pwede, pero di, pindi. Uy, dagang salamat ha. Kinsa na, si Tirso. Ginawa nga namang katulong eh. Oo, lalaki naman. Uy, galing yun sa lalaki. Ibig sabihin, talagang against ang mga maraming kalalakihan sa pabubugbog sa kababaihan. Truth labels, hindi nila tinatolerate yung pangbubugbog sa mga Eva. Kaya umayos kayo ha. Yun. Isa pa tayo mamataan niya, dami nagsend eh. Sige. Tag-isa tayo. Wala, hindi pa ako nag-audition eh. Baka ma-i-play ko yung potion. Di ako na lang, kasi maganda rin sa sinabi ni Charina Alonso Chavez. Sige, makikinig na. I'll listen. O Charina, pasok. May maling tao po ba? Ang mahirap kasi sa nagmamahal, nagiging bulat tayo sa tama o mali. Kung nagmamahal ka man ngayon sa maling tao, huwag mong pagsisihan dahil minsan, naging masaya ka din naman sa kanya. Matuto na lang sa pagkakamali at huwag mapagod o matakot magmahal hanggang sa ibigay ni Lord yung tamang tao para sa'yo. Silang po. O, diba? Nasa CR2 eh. Oo, sabi ko nga huwag mag-CR eh. Yung tubig tumutunog eh. Tumutulo eh, masira eh. Oh. Hindi pa inaayos ni parang Kuya. Parang feeling ko yung boses niya yung dadating na si Lord eh. May ganun talaga. Oy, maraming salamat po ha, sa mga naki-involve. Sa maraming libo-libo naki-involve sa mga oras na ito. Correct. Sa salamat. Facebook, sa Twitter. Yan, sa text line. At sa Facebook. Sa voice message. Salamat po, na-appreciate namin ang pag-re-record nyo. At nakakatuwa na excite kami sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng newfound friend. Parang si Clarissa lang sa kwento natin kanina. Yeah, o diba? Pero kapag may jowa ka na, huwag ka na lumandi ha. Hindi, pag-asawa. Pag-jowa eh. Kung sinasaktan ka eh. Ganon. Sinole. Anyway, yan nga po ang kwento natin ngayon. Pinagbidang kanina. Clarissa, Missy Histarang ESFM Manila. Chico Loco, bilang Victor. Salud, like a barista, Love Radio Manila. Si Roland, pinagbidahan po ni Totoy Bato ng ESFM Manila. Si Dario yon. Ay, si Dario pala yon. Si Lina Rakitera, Love Radio Manila. At si Roland, Christopher, Love Radio Manila. Yon naman yun eh. Ito po yung mula sa panulat ni Gani Halaman, sound engineer, Jason Sagan, musical score, Danny Frias, directed by Phil Cruz. Overall director Salvador Royales. Muli maraming salamat po ng bunggang-bungga. Magkarinigan po tayo dito sa Love Radio Manila. Mapapakinggan po ako hanggang 4 PM. Si Tanying po ay umeere sa ESFM Manila hanggang alas 4 ng hap. Ay, alas 3 pala. Ano? Nag-extend ka bigla, hindi ko alam. Sorry. Ay, pwede po kayo makinig kung nasa probinsya kayo. Yon. At gusto niyo sa amin makinig dito sa Manila. Pwede kayo makinig via our website www.loveradio.com.ph. At pwede rin po sa esfm.com.ph. O siya, sige na, maraming salamat, Lizon. Thank you po, Visayas. Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa ESFM Manila ang DJ na may tita, Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Magbigay solusyon. Pwede rin sure. Isang upang drumahan. Isang upang iyakan. Isang upang iyakan. Kapag ka alauna. Alam na natin sabay-sabay sabihin. Drama na! Happy Friday! TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.